Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay. Ang kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ogi. Bilang isa akong true blue tumblerina, matagal ko nang gustong sumulat sa inyo. Ngayon lang ako nagkaoras at nagkalakas ng loob ibahagi ang aking love story na kailanman hindi mabubura sa puso at isipan ko. Nakilala ko si Ryan sa isang social Q&A site. Tatlong ligo lang ang lamang sa kanya ni Dennis Trillo. Mestizo, matangos ang ilong, at ang mga labi, parang naghihintay na madampian ang mga labi ko. Lande. Lande naman ni Tumblerina. I dropped him a random question, and he replied. He was 21, I was 26. Kaka-break lang sa girlfriend. We became close at ipinakilala niya pa ako sa dalawang best friends niya na naging friends ko din. Eventually. Maraming nakapansin ng closeness namin at sinimulan kaming tuksohin sa site. He laughed it off habang ako, kilig na kilig. Dumaan ang mga buwan and I started to fall for him. Gusto ko namang ipagtapat sa kanya pero natatakot ako dahil it might cost our friendship. Sinabi ko din sa huli. Tinanong niya ako kung ano daw ang gusto kong isagot niya. Sabi ko, wala. I just wanted to let it out, to let him know how I feel. Sabi niya, gusto din daw niya ako. Ay! Hindi lang daw niya alam kung nababaitan lang siya sa akin o mahal niya ako. Naiintindihan ko naman. Straight kasi siya. One day he told me na mahal na niya ako. Hindi lang yun. Gusto niyang sabihin sa pamilya niya. Pinigilan ko kasi baka hindi siya maintindihan. Religyoso at konserbatibo ang pamilya niya. Half Chinese at nag-iisa siyang anak na lalaki. Hindi ko napigilan, tambalan. Gusto daw niyang magpakatotoo. Doon na nagsimula ang malatelenovelang mga eksena. His family started to message me, calling me names. Hindi daw bakla si Ryan. Huwag ko daw nilalason ng isip. I did not reply. I understood how they were feeling. Kaya naglayas at nagrebelde si Ryan. Pinabalik ko kasi nag-aaral pa. Sinubukan naming maghiwalay pero we'd always get back together. Kaya itinuloy namin ang relasyon namin ng patago. Minsan, yung maid nila ang nagme-message sa akin to update dahil kinuha ang phone ni Ryan. We held on to each other until he finished college. In one of our conversations, sinabi ko sa kanya na kung dumating yung araw na kailangan niyang mamili between his family and I, piliin niya yung pamilya niya. Yun kasi yung tama. His family will always be there for him.
Ano ba naman yung 4 years na pinagsamahan namin compared sa mahabang panahon that his family was there for him? Ang hindi ko inakala, darating pala talaga yung araw na yun. Yung araw na kailangan niyang mamili. Yung araw na we had to let go of each other kahit mahal na mahal namin ang isa't isa. The last time I talked to him, magpapakasal na siya. Arranged marriage, but a marriage nonetheless. Sabi ko, pag-aralan niyang mahalin ang mapapangasawa niya. He invited me, pero syempre hindi ako pumunta. Baka hindi ko mapigilan tumayo kapag tinanong ng pare kung sino ang tutol sa kasalang nagaganap. Sabi niya, ako ang una at huling lalaking minahal at mamahalin niya. And that was good enough. It has been 10 years, tambalan. But I still miss him occasionally. Paminsan-minsan, I still talk him on Facebook. Sana masaya siya. Ganun talaga siguro. May mga taong dadaan lang sa buhay mo. Kahit masakit, I am still grateful that our paths crossed. I will always be thankful for the memories. Thank you for reading my letter, Nicole and Chris. Ang inyong tambalanista, Augie. Akala ko sasabayan mo. Gusto ko kaya lang mabababo yung kante. So hanggang lip-sync na lang tayo. Hindi nga sumabay, tumawa naman. Binaboy din. Pinapaiyak mo naman si Augie. Gusto niya lang naman daw magkwento, di ba? Talaga. Sana maabot natin yung kanta. Hi. Ayan, ayan na. Ganun talaga. I-pick up natin na from what Augie said, no, na ganun talaga, masakit. Pero may mga tao talagang sadyang hindi sila yung the one for us. Hindi talaga sila ang last page of our coloring book. Hindi talaga sila ang itinadhana para sa atin. Talagang sadyang dumadaan lang sila sa buhay natin for a reason. Diba? Iba-iba. In the case of Augie, syempre, ito si Ryan ang iyong never after. May never after. Hindi ever after, kundi may never after. Pero naging masaya ka. Correct. I'm sure si Ryan, di ba, sabi niya nga sa'yo, di ba, ikaw pa rin ang una at huling lalaking mamahalin niya. Kung ano man yung nangyari sa kanya, sa inyong dalawa, it's something that he truly treasures. Di ba? Yun naman talaga, kasi inilaban niya eh. Di ba? Hindi lang talaga niya, ninyo parehas akalain na dadating yung time na kayo ay kailangang mamili, 'di ba? Na dadating pala talaga yung oras na yun. Pero in fairness to Ryan, inilaban niya talaga. So, yun naman yung maganda doon na inilaban ninyo parehas, nagmahalan kayo, ano man yung mga ginawa ninyo, nasarapan din kayo doon sa mga moments na yun. Na-enjoy niyo naman. Sabi mo nga, 'di ba, Augie, you're thankful for the memory. So, ganoon na lang talaga. People come and go. I love you. Goodbye. Ganun talaga. At hindi lang ito pagdating sa love life, 'di ba, partner? Para wag tayong masyadong malungkot kasi nakakalungkot 'to para sa taong broken hearted. Tapos ito pa yung mga topic, 'di ba?
Parang para natin siyang sinampal ng ano, isang kilo ng coins. Alam mo yun? Nakapakinig pa ng tambalan, malulungkot ko. Correct, di ba? Sabi niya siguro, parang makikinig na ako kasi gusto ko tumawa. Tapos pinaramdam naman talaga nila sa akin yung sakit, di ba? Ng heartbreak. Hindi lang, ito ay hindi lang para sa mga relationships as in romantic relationships. People come and go in our lives. Jobs come and go. Yes. Diba? Your friends come and go. Family members come and go. Mm-hmm. Ano ko, masakit talaga eh. Pero that's the reality of life. Kakayanin. Totoo 'yun. Akala lang natin hindi kaya yung sakit. Kasi parang ang ano pa eh. Alam mo 'yun, parang hubad na hubad yung sugat. Talagang, hindi pa naglalangib. Hindi pa talaga. So every dampi dyan, every hawak, every konting hangin. Mararamdaman mo yung hapdi. True, diba? At sakit. Pero pasasaan pat, maglalangib din yan. Oo. Diba? Pasasaan pat, gagaling din yan. Makakatakbo ka ulit. Mm. Diba? Makakakilos ka ulit. Diba? Mm. May peklat, pero magaling na. Mm. Diba? Mag-dwell tayo dun sa possibilities. Your experience is a living testimony that in reality, love wins. Mm-hmm. Diba? So mag-dwell ka dun sa possibility na this happened in the past. Mangyayari pa. This will happen again in the future. So open your doors. Mm-hmm. Diba? Dapat open arms ka na. Sino kaya? Diba? Ang bagong darating sa akin. Kasi ganun naman. Tama. As we said, the people come and go. Correct. Diba? Kung may umalis, malamang may bagong darating. Kung nangyari na sa'yo noon, malamang posible ulit na mangyari ngayon o sa mga susunod na araw. Tama. Don't lose hope. Hindi ko na-excite ka doon. Correct. Hindi ko nga lang alam kung ano eh, kung naka-move forward na siya or this is something that he just wants to, you know, share. Reminisce, di ba? May mga ganun na gusto lang natin talagang balikan yung mga ganyan. May mga ganun, di ba, na mga arte-arte natin na gusto natin mag-drama-drama. So, itong si Ogie, hindi ko alam kung ito yung moment na yun na parang arte-arte, drama-drama portion ka lang, di ba? Or hindi ka pa talaga naka-move forward. Kaya nga tama yung reminder ni partner na history repeats itself. Yes. Ibig sabihin na nangyari ito, may nagmahal sa iyo, napilit mo straight, 'di ba? Hindi mo akala, 'di ba? Hindi mo inakala na yung straight makakapiling mo, 'di ba? Hindi mo lang basta naka-chat, nakasama sa site, nakatuksuhan, natikman mo pa friend, 'di ba? Nagpahayag ng tunay correct. Na pagmamahal. Muntik ka pang ipagpalit sa pamilya, 'di ba? So ganda. Da, grabe. Haba ng hair na kulot-kulutan. Ibang level talaga. Pang pageant, yung beauty, ganun, di ba? So kung nangyari ito, ibig sabihin din ito, pwedeng mangyari ulit kasi katulad ng sabi ni partner, at ikaw ay tunay na kamahal-mahal. Yes. Di ba? Hindi ka, well, may mga pagkakataon kasi kapag ka nahiwalayan tayo, feeling natin tayo po ay kapalit-palit. Totoo yun, feeling natin, hindi lang kapalit-palit, kapangit-pangit, di ba? May mga ganun tayong feeling, nagkakaroon tayo ng mga insecurities and all. Pero sa true lalo at walang halong eklavo, ikaw ay kamahal-mahal. Totoo. At napatunayan mo na yun ng isang beses. Tama. At hindi malabong mangyari ulit yun ng maraming beses. Tama. At sana, Ogie, matigil na sa stalking paminsan-minsan. Huwag lang yung demonyohin tapos biglang mag-message ka. Parang baka makagulo eh. Kasi baka mamaya, di ba, you know, si Ryan is doing his best, di ba, para mapanindigan yung kanyang arranged marriage. Wag na lang, warning lang, baka minsan bida-bida tayo, di ba? Mm-hmm. Akala natin makakatulong yung pangangumusta, yung pala hindi, di ba? Wala lang, baka lang, maisip-isip mo, wag kang magpapademonyo sa ganyang pag-iisip. Hanap na lang ng ibang, ano, lalablaypin. Pwede naman. Kasi pwede naman, kamahal-mahal ka, tandaan mo yan, Ogie. Ganyan. Meron ka bang naging jowa partner na parang ang hirap tanggapin, no? Na maghihiwalay kayo. Parang walang enough reason na maghiwalay kayong dalawa. Kasi nagpahayag siya ng pagmamahal. Mm. Ikaw, alam nyo sa sarili nyo na mahal yung isa't isa, pero hindi pwede. Hindi tayo pwede! Pinagtagpo! Pero hindi dinadhana! Diba, yan, yung may naglalasing kasi ngayong oras na to. Maaga pala, lasing na. Kasi ganyan yung team talaga song niya. Ganyan yung team song niya eh. Hindi sila pwede. Diba? Bad, ganun, nag-mail ko lang man siya eh.
Ba't diba? Ganon, di ba? Ako, nagbabalik ako, kaya lang wala akong ano, wala akong ako, makita. Parang wala ano, eh. Na parang... Para lang ma-share sana natin kung meron ka na papaano ka naka, papaano mo siya natanggap at papaano mo paano siya naka, paano ka naka-move forward. Ang moving forward ko kasi dati partner, palit agad eh. Ganda! Baling kinita! Makipot! Habulin! Gustuhin! Oh, ang shikip! Hindi nauubusan. Oh, grabe, kines! Ganda problems! Hindi na babakante. Oh, grabe lang. Never na tuyo. Sorry, always basa. Charat! Di ba, parang puno-puno lagi ng pag-ibig. No, hindi kasi, ano, hindi ako nag-give up kasi sa love eh. Go lang ng go. Kasi kung sa atin, halimbawa, kung malinaw sa atin yung breakup, talaga nalaman agad natin yung dahilan. Mm-hmm. Feeling natin mas madali makaka-move forward. Ito, in his case, medyo mahirap kasi nagpahayag kayo pareho ng pagmamahal eh. Mm. 'Di ba? Ang against lang sa pagmamahalin niyo ay ang pamilya. Mga magulang. Mm-hmm. 'Di ba? Parang paano yung process ng moving on? Correct. 'Di ba? Kasi ako partner yung merong against pero nilaban ko tapos in the end hindi pala tama yung nanay ko na by the way celebrating her birthday today. Oy! Ang aking pinaka bonggang nanay, my superhero Franz Gaite. Happy birthday mama Franz. Love you abing-abing. Oh. Diba? So meron akong minahal dati na parang ramdam talaga ng nanay yun ko. Yun na yun. Pero gusto niyo pareho. Oo, pero kasi sure ka. Ha? Hindi pala ako gusto yun, no? Oh, di gusto. Pero ito hindi, ba yung mililibre mo lagi? Pero, ay, malamang kasi di, alam mo, gusto ka niya kasi, ina-upsize mo yung drinks niya. Tapos hinahatid mo siya uwi, pag-uwi at pagpasok sa work. Di ko naman siya gamit natin ang sarili pagpasok, mong sasakyan. Di ko siya hinahatid pagpasok sa work. Grabe ka. Okay. Pag-uwi lang. Niyabang pa. Ganon. Hindi, pero hindi iba yun eh. Kasi eventually na-realize ko na hindi dapat. Okay. So ako na rin, hindi yung parang katulad, kasi kay Ogie. Dapat sila eh. Oo, dapat sila, parang ganon eh. Kaya lang, ibang kontra. Ako kasi, in my case, kaya nga ang sagot ko dun sa tanong mo, wala akong ganon. Kasi ako, wala, kasi ako, ito, ako mismo nagsabi na, hindi talaga pwede to. Ganun. Oh, okay, oo. Okay. Eh si Ogie, ano eh. Pwede sila eh. Oo, pwede sila. Oo. Pero yun nga, basta ganun. Kanya-kanyang kwento at kanya-kanyang proseso din talaga ng moving on. May mga iba, katulad nga na sinabi ko, hindi mababakante. Mm. Diba? Parang kailangan mapalitan agad para mabilis ang pag-move forward. May mga iba, it takes years. Mm. May mga iba, may mga kakilala ako partner, nagmongha. May kakilala ako partner, nag-ahit ang isang kilay, diba? Kanya-kanyang isa mga muna. Oo, 'di ba? Sa kanyang pangalawa, 'di ba? Kanya-kanyang oras, kanya-kanyang panahon. But one thing's for sure, makaka-move on ka din. Yes. At pag nalagpasan mo at wala kang ginawang masama sa sarili mo, mapaproud ka eh. Lalo na kung naka-move forward ka na, sasabihin mo, buti na lang, hindi ko sinaktan yung sarili ko noon. Or buti na lang, hindi ko talaga inahit yung isa kong kilay na hanggang ngayon pinagsisisihan ko. Oo, diba? Kasi yung pala, kaya ko pala. Correct. Kinamaan yung nag-ahit ng kilay, di ba? Gunner, di ba? So makaka-move on ka rin, makaka-move forward ka din. Salamat sa iyo, Ogie, for sharing your story. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chupin. Have a feel good Tuesday! This portion was brought to you by Yarn. Yung alam mo okay na sana eh. Kaya lang may kumontra. Mm-hmm. Hindi naman natin sinasabing kontrabida talaga dito yung mga magulang. Hindi natin alam yung ano, yung mga detalye ng bawat kwento. Correct ka. Hindi kasi naiintindihan naman natin eh. Mm-hmm. Si ito yung in the case of Ogie, parang siya na yung, 'di ba, pinagparaya na lang siya. Eh. Okay. 'Di ba? Parang feeling ko pagka dumating yung time na 'di ba, this is sa kanya naman nagsabi yun eh. Parang pag dumating yung time na kailangan mong pumili, piliin mo yung pamilya mo. Mm-hmm. Kumbaga parang nag-decide na lang siya, parang ganoon. Okay. So nakakalungkot talaga yung part na oo, nakakalungkot talaga yung someone you set him or her free. Alam mo partner, hindi ko nga na-experience yung parang exactong parang ganitong exacto letter Z. Ganitong situation. Isa talaga, nalilito tayo. Exacto. Pag in English mo naman, tama, exact. Exact, oh, diba? Exacto, yan. Yung ano, pero, ramdam ko yung ano, yung kumirot yung puso ko, yung parang kasi kailangan niya ipilit
nalungkot ako. Kailangan niyang piliting tanggapin na i-let go kahit ang ano, parang kakakirot talaga. Oh, kasi alam mo pwede eh. Oo. Okay, kumbaga okay na sana, kaya lang may pumutol. Mm-mm. Parang ganun. Hindi natin sinasabing masama yung mga magulang. Hindi. Ano lang talaga yun. Parang, lalo kung conservative family, ha? Oh, katulad nito. Tapos Chinese pa. O, di ba? Double yung ano. Double whammy. Oo, parang ganun. Kasi normal na story na... Paano ba? Normal story natin is malinaw yung ano yung rason ng breakup. Oh, third party, sinaktan, nanloko. Diba kayo smooth sailing eh. Tama eh. Diba? Pero kailangan maghiwalay. Kaya perfect yung kanta ng The Ones, hindi tayo pwede. Tama. And yung kay Juris, and I love you, goodbye. May mga ganun talaga. Ang gusto lang nating malaman, ano yung moving on process? Truth. Magkaiba ba? Or magkapareho lang? Feeling ko parehas lang. Kasi parang sa kanya, ang sakit magparaya eh. Diba? Totoo. Hi. Matapang ang isang taong nagpaparaya. Mm-mm. Kasi normally, ano tayo? Greedy by nature. Ang alam, ang para sa akin, kung alam kong para sa akin, ay akin lamang. Ganun. Diba? May ganyan, oo, diba? Pero, diba, yung pagpaparaya ay bibihira. Mm-mm. Yung tipong halimbawa, gutom ka, may pansit sa harapan mo. Diba? Mm-mm. Sinong kakain? Siyempre, unahin mo sarili mo. Bibihira yung alam mong gutom ka, pero ipapakain ko sa iba. Diba? Ako, so, oo, nangyayari yan sa akin. Pero hindi dahil, hindi, pero ano pa rin, greediness, alam mo bakit? Nangyayari ito kahapon eh, may presentation ako sa sales meeting, tapos may pagkain, para siya sa akin. Pero binigay ko sa iba, kahit gutom na ako. Ay, talaga ba? Diba? Ang iisip mo, grabe naman, binigay niya, tapos sa lalaki pa, diba, parang ganun. Pero, personal ano ko pa rin yun, sacrifice, kasi part siya ng diet ko. Diba? Hindi yung nagkusa ako, kasi ano, kaya I get what you're saying eh. Self-serving pa rin siya eh. I get what you're saying na sino yung yung gutom na pwede niya nang kainin. Well, parents. I guess parents, partner. Magulang. Different ah, iba naman. Hindi romantic. Correct. So, yun. Diba, na parang sinong bibihira yung tao na papaano ka mag-move on kung alam mong pwede naman sana pero nag-give way lang ako. Tama. Merong may theory si EJ Marcelo. Mm-hmm. Sabi niya, kailangan yung... Matalino yung comment. Oo, ito, matalino yung comment niya. Sabi niya, kailangan yung arranged marriage kasi palugi na yung business nila Ryan. Tapos yung pamilya ng babae ang sasalo sa naghihingalo nilang kumpanya. Magmo-merger ang companies nila with the condition to marry their daughter. Hashtag teleserye. Pero posible. But there are possibilities. Posible yun. Hindi siya imposible. Ganon. Kasi parang diba... Kung arranged marriage yan, hindi naman, di ba yung mga, ewan ko lang, hindi naman sapat yung kaalaman namin sa arranged marriage. Pero may purpose kung bakit nyo i-arrange yan. Tama. Kasi kung nagmamahalan talaga sila, wala lang arrangement. Mm-hmm. Walang forced arrangement. Hindi natin ipipilit. Bakit arrange? Bakit arrange? So may purpose. That's saving the business. Pero alam mo, part, talaga naniwala tayo sa kwento, no? Isalba ang negosyo. Correct, isalba natin ang negosyo. Hindi pwede Luki pamilya ganyan. Yan. Pero alam mo na ang nakikita ko dito kay Ogie, ang laki-laki ng puso niya. Pa-check up ka, friend. Sarap. Hindi, ang laki ng puso niya, 'di ba? Para ano yung statement niya? It was an arranged marriage, but a marriage nonetheless. So ibig sabihin parang kahit pa sabihing arrange ito, hindi ginusto ni Ryan, pero it still is a marriage and you have to respect it. Parang ganon. Malaki yung ano, kaya malaki yung puso ni Tino Ogie eh. Hindi mo sinabi kung kumusta na yung kalagayan ng puso mo, pero deserve mo na ano, na mahalin. Correct. Kamahal-mahal ka dahil napakalaki ng pangunawa mo sa bagay-bagay. Totoo yun. Kaya nga, bibihira yung ganyan eh. Mm-mm. Bibihira yung ganyan. Pag gutom ka, inasam-asam mo yung pagmamahal na yan, di ba? Nauhaw ka sa pagmamahal. Tama. At minsan ka lang nakatagpo ng taong tutumbasan ang pagmamahal mo. Pero kailangan mong mag-give way. Correct. Magparaya. It takes a lot of courage Mm-mm. for people to let go of, di ba?
apple of his or her eye. Totoo, hindi talaga madali. Aso, for example. Diba? Mahal na mahal mo yung aso, gusto mong kupkupin, pero wala ka ng ano, resources para masustain ang pag-aalaga ng aso. So, ile-let go mo yung mga dogs, i-rehome mo sila. Correct. And that's painful. Tama. Diba? Kasi ayaw mo naman talaga eh, kaya lang hindi na kaya. Correct. Oh, diba? I love you, goodbye yung mga aso. Totoo, talaga. Totoo, correct. So, what more kung apple of your eye ito, diba? Sabi tuloy, love life mo ito. Correct. Sabi tuloy ni Vic Velota Rebolledo, ano ba yan? Bumabalik lahat ng sakit na mapakinggan ko yung story ni Ogie. Naiyak tuloy ako. O, diba? Totoo. Sabi ni Angeline Curameng Moralde Francisco, ako po tambalan, experience ko 6 years relationship. Nagloko siya noon at pinagpalit ako sa may asawa. And yung girl pa ang matapang, inaaway-away ako. Kaya bumitaw na ako. Kasi hindi siya deserving sa pagmamahal ko, kahit sobrang sakit. Pero nakilala ko asawa ko na 2 years nang ligaw, after 6 months we're married. And we're happily married for 9 years with 2 kids. So ibig sabihin talagang, sa madaling salita, may mga taong dumadaan lang talaga sa buhay natin. Not necessarily sila talaga yung makakatuluyan po natin. Correct. Pwede mo tingnan sa aspetong ganun. Mm-mm. Sabi ng tambalanista natin na si Zamir Laud, sabi niya, gets ko na paano nalalagay ni FB yung subtitle bago kayo magsalita. Nauuna yung sound niyo sa radyo bago sa live. Nagkataon habang nanonood ako ng live ngayon, nakatambalan din tong jeep. So narinig niya agad yung radyo? Naririnig nung FB live yung radyo. Magkatabi ba si FB live tsaka yung radyo? Eh paano kung walang ano, kung walang live? Ah, walang radyo. Oo nga. Nakatambalan yung jeep. Salamat naman. Thank you. Salamat. Hello kay Carfels from Nasipit, Butuan City. May pinapabati si Sir Roy Redondo. Ayan. September 5, today, batiin din natin, partner, ng happy 23rd anniversary aficionado! Wow! 23 bilis, no? Years. Grabe, ang galing. Naalala namin ang tambalan ay kasama sa ilang mga events ng aficionado nung when they were starting. Nung parang apat pa lang yung branch. Yes, correct. Oo, naalala ko yung dineclare na, ay, apat na yung branch ng aficionado. Mm-mm. And we hosted the event. Tama, tama. Sa ano? Sa hotel. Hotel ba o parang sa isang maliit na building tapos sa rooftop nila? May ganun silang event. Parang it's not even a hotel eh. Ang galing lang tapos sobrang ang laki-laki na nila ngayon. Mm-hmm. Galing ng ano ng how they started kasi parang medyo kung paano sila, hindi, 20 years tayo next year. So that's 23. So medyo sabay, parang ganun. So congratulations, aficionado. Yes, yay. Congratulations. Sir Bongga. Joel Cruz, the Lord of Sense. Yes, we miss you, kayo. Sir Joel. We hope to see you soon, yep. Sir Joel Cruz. Galing, galing. Ang sisipag ng staff niya, yan. Sila super. Sir Lambert, sila yan. Sir Roy Redondo. Sila, alam mong maganda ang pagkitungo kapag nagtatagal sa isang kumpanya. Yes. Ganern. Okay, sino pa siya shoutout natin? Si Maricel Filiartos de la Rosa. Sabi niya, good morning po, Miss Nicole and Sir Chris. Always po nakikinig ng tambalan kahit nung dalaga pa ako. Always love radio. Ayan, salamat. Nandito na ako sa Bicol, sa Naga City. Love radio pa rin hanggang may asawa at anak na ako. Salamat. Thank you, no. Ang tagal na natin talaga sa industriya, promise. Pero parang feeling ko kahapon lang. Alam mo yun? Oo, may ganun akong feeling na, di ba, parang kahapon. Na pala natin, pero parang kailan lang kasi. True. Parang, di ba, ikaw ba, partner, parang may ganun kang feeling na parang kailan lang yun eh. Oo, mga bagay-bagay eh. Parang sariwa pa. Although madami naman nangyari talaga. Pero ang daming memories na sariwang-sariwa pa sa aming mga isipan. Pero na-realize namin na ang tagal na pala noon. Kasi yung mga bata na dating hindi pa pinapanganak, ngayon nagtatrabaho na po. True. Alam mo ba? Nag-apply na sila ng trabaho. Correct. Madami tayong nakikilala na parang sinasabi sa atin, oh, grabe, bata pa lang ako. Meron akong nakasalubong recently. Nung nakita niya ako, sobra siyang nagulat. Tapos sabi niya sa akin,
Miss Nicole, pwede bang pahawak? Tapos, kasi daw, bata pa daw siya. Ang background ng bahay nila, Love Radio, tapos Tambalan, kasi favorite tayo ng nanay at tatay niya. Sipin mo, yung ganun. Tapos ngayon, nag-work na siya. Iba. Madaming ganun. Kasi naman, 20 years, ang dami naman talaga nangyari. Diba? Time flies. Bilis ng panahon. Shoutout daw kay Engineer Ricky Dinglasan Legaspi ng Serin East Tagaytay. Galing kay Christian Orobia. Salamat! O siya, salamat po sa pagtutok this Feel Good Tuesday. Naway bongga pong araw ninyo, naway marami kayong matanggap na balita at naway kayo po'y manatiling fresh. Na by the way, birthday din pala! Sino? Niyan, ang napakagandang mami ni Andrew, ni Allen, ni Abet, si Tita Laila Tolosa. Hi, Tita Laila! Ayan, napakaganda ng lahi niya. Artistahin ang lahi. Nagmula yan kay Tita Lai, di ba? Yes, Tita Laila Tolosa. Enjoy your special day kung may handaan dyan sa bahay nyo. Yan, padala ka na address, lang dito. Address, Boyet! Maagap dapat! Tita Laila. Ng pansit. With calamansi. Yan. O, ito po. Madaming sibuyas on yan. Top. Oh, ayan, maagap si Boyet. Nandito na po. Nakasulat. Yan. Sa MBC Building, padala nyo lang po sa Tambalan. MBC Building, Star City, Vicente Soto Street, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Nasa tabi po kami ng Aliyo Theater. Alam mo na, Tita Laila. Tita Laila, happy birthday! Day, mabait yan. Oo. Virgo, katulad ng mommy ko. Yan. Swerte sa mga anak. Ang yes. Ano, ang mga Virgo na nanay. Yes, totoo yan. Agreeing-agree ako dyan. Agreeing-agree. Happy birthday, Tita Laila. Enjoy. And enjoy your special day. O siya, exit na po kami, mga kabisyo. Bye-bye. Parang bata. Bye-bye!